Ano ang gagawin mo kung may bigla ang mga ilangan ng tulong mo? Patutuloyin mo ba sila kahit hindi mo sila kaano-ano? O ipagtatabuyan at pagdadamutan? Ikaw kaibigan, ano sa palagay mo ang tama mong gagawin? Kakausapin, patutuloyin, o itataboy ba silang sa kanilang itsura? Ganito po ang kwentong itatampok natin ngayon. Galing sa isa nating kababayan na nagbahagi ng kanyang karanasan na hanggang ngayon ay hindi nito makalimutan. Pakinggan natin ang kanyang ibinahaging istorya. Dekada 60, Dueñas, Iloilo. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalan kong Abelardo. Noong mga panahong ito, ay kasalukuyan akong namumuhay ng tahimik sa aming baryo kasama ng aking pamilya. Bagaman salat ako sa yaman sa mga bagay na temporal, pinapanatili ko naman ang malinis kong hangarin na tumulong sa aking kapwa. Dahil diyan masasabi ko na hindi na rin bago sa akin ang mga kwento ng kababalaghan at hiwaga ng mundo. Lalong-lalo na ang mga usaping aswang. Dahil dito sa aming bayan, nabahira ng dungis at mantsa ang baryo namin. Sa kumalat na usapin noong mga nagdaang dekada tungkol sa pamilya ni Teniente Gimo. Bagaman marami ng bersyon ng haka-haka ang nagpasalin-salin sa bibig ng iilang taga-Iloilo na umabot pa sa mga kalapit naming lalawigan tungkol sa nasabing pamilya. Kung kaya namang kinatatakutan ang aming lugar sa Dueñas, ang sabi nila bayan daw kami ng mga aswang. Subalit ang palagi kong sinasabi sa mga taong nanguhusga sa baryo namin, hindi lahat ng nananahan rito sa amin ay pawang mga aswang. Sa totoo lang kalakbay, hindi ko naman sinasaklawan ang opinyon ng ibang tao. Bukod pa rin nire-respeto ko rin ang kanilang mga sariling pananaw, kaya naman sana irespeto rin nila ang aming mga karapatan bilang mga tao. Kaya naman imbis na makipag-usap ako sa mga taong sarado ang isipan sa usaping aswang, mas minabuti ko na lamang na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na may kabuluhan. Subalit ayon sa Lolo Fred, kahit ano pa man ang gawin kong paliwanag sa mga dumadayo sa lugar namin, tila inukit na yata sa kasaysayan ng Iloilo ang salitang aswang. Hanggang isang araw, habang nagbubungkal ako ng lupa sa aming taniman ng gulay noong mga panahong ito, ay panakanaka akong nakakakita ng mga dayong tao sa aming baryo at masasabi kong kahinahinala ang kilos ng mga iyon. At dahil dito nga ako lumaki sa aming liblib na baryo ng Dueñas, ay masasabi kong kilala ko ang bawat angkan na naninirahan sa aming komunidad. Abelardo Apo, namataan ko na naman ang mga dayong lalaki sa ating baryo at mukhang may hinahanap ang mga demonyong iyon, sambit ni Lolo Fred. Oo nga po, Lo. Dumaan nga ang mga taong iyon sa parang habang nagbubungkal ako ng lupa at pailalim kong tumingin ang mga iyon. Sagot kong paliwanag. Ah, ganoon ba? Eh bueno, mag-iingat ka sa mga taong iyon. Batid kong hindi sila mga ordinaryong tao. Akalain mo nga naman. Kaya hindi mawala-wala sa isipan ng turista ang usaping aswang dito sa Dueñas. Dahil sa mga hindot na aswang na dumadayo sa atin. Mahabang paliwanag ni Lolo Fred. Gayunpaman ay may punto naman ang sinasabi ng lolo ko. Dahil ang mga matatandang aswang rito sa amin ay matagal nang nanahimik para lang mabago ang imahe ng Dueñas. Pero dahil sa mga aswang na nanggaling sa ibang lalawigan ng Kabisayaan na nagdadala ng takot sa mga tao, kaya naging masama na naman ang imahe ng aming lugar, gayon din ang mga baryo. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy lang ako sa buhay at isinantabi ko muna ang usapin sa mga taong nakita ko sa parang noong nakaraang araw. Subalit linid sa aking kaalaman kalakbay, ay nag-uusap na pala ang mga matatandang albularyo at antinero sa aming baryo. Ayon sa mga ito, kailangan raw maitaboy ang mga taong nagnanais gumawa ng mga kaguluhan sa aming lugar. Kung hindi kasi ninyo na itatanong, ang mga albularyo at antinero sa baryo namin ang responsable sa pagbabagong buhay ng mga aswang noon sa komunidad namin.
Sa katunayan ay isa na riyan si Lolo Fred na maraming ginamot na aswang, lalo na ang mga nahawaan. Ano ba naman itong nangyayari sa baryo natin, Fred? Nananahimik na nga ang angkan ni Tinyentigi mo. Pero ngayon ano? May mga dayo na naman na aswang galing ng Antique at Capiz. Diit ni Mang Lando. Sa pakiwari ko nga, Lando, may nagaganap na kaguluhan sa sama ng mga aswang, kung kaya sila pakalat-kalat sa mga baryo ng Iloilo. At sana ay hindi sigalot ng mga aswang ang dahilan kung bakit sila pakalat-kalat. Mariing paliwanag ni Lolo Fred. Sa pagdaan pa ng mga araw, mas lalong nadagdagan ang mga dayong nakikita ko. Hanggang doon sa mga pamilihang bayan ay nagkalat ang mga ito na labis namang ipinagtataka ng mga tao. Habang ang iilan sa aking mga kababayan at kalugar ay nahihiwagaan din sa mga nangyayari, mayroon din namang nahihintakutan para sa kanilang seguridad. Hanggang sa may makausap akong matandang lalaki na ayon rito ay taga-Antique siya, umalis raw ito sa kanilang lalawigan dahil ayaw nitong masangkot sa kaguluhan ng mga aswang sa kanilang baryo. Noong una ay ayoko sanang maniwala at gusto ko nalang isipin na malala ang sakit sa pag-iisip ng matandang kausap ko. Subalit ang hindi ko alam, may iniingatan palang hiyas ang matandang kausap ko na nakilala ko lamang sa pangalang Joaquin. Ayon rito, kung papayag raw akong makisilong siya sa amin pamamahay, ay may ipapakita raw siyang mahalagang bagay. Noong una'y nag-aalangan akong umoo dahil hindi ko rin naman lubos na kakilala ang matandang yon. Isa pa, iniisip ko rin ang seguridad ng aking pamilya kahit pa isang albularyo at antingero si Lolo Fred. Ngunit dahil nahahabag ako sa itsura ng matandang kausap ko at palaboy-laboy ito sa pamilyang bayan, kung kaya naman sa mga sumunod na pangyayari, ay pumayag na rin akong isama ito sa aming baryo. Ngunit sino ang mag-aakala na ang matandang kausap ko ay matagal nang kakilala at kaibigan ng lolo ko? Kaya naman na magkaharap ang mga iyon, ay napatunga nga ako nang mag-usap ang mga ito. Joaquin, abay ikaw nga ba iyan, kaibigan? Gulat na tanong ni Lolo Fred. Oo, ako nga ito, Fred. Matagal ng panahon rin tayong hindi nagkita. At apo mo pala ang binatang ito. Mariing sambit ni Mang Joaquin sabay turo sa akin. Oo, Joaquin. Apo ko yan si Abelardo. Pero ano't napadpad ka dito sa Dueñas? Diretso ang tanong ni Lolo Fred. Mahabang salaysayin, Fred. Dahil maraming aswang ang naghahangad sa hiyas na nasa aking pangangalaga. At tanging ikaw lang ang makakatulong sa akin gamit ang iyong lihim na karunungan. Dagdag pang paliwanag ni Mang Joaquin. Ayon pa kay Lolo Fred Kalakbay, ay hindi ordinaryong tao ang kanyang kaibigan. Dahil ang totoo nung kabataan nila, marami-rami ring aswang ang pinaslang nito. At maraming lahi ng aswang ang nagtangka sa buhay ni Mang Joaquin. Ngunit ni isa sa mga iyon ay walang nagtagumpay. Kung hindi kasi ninyo na itatanong kung ang mga aswang na gabunan ay nagtatanga ng bertod, gayon din ang mga bangkila na may batong hiyas, na may kakayahang magpapalit-palit ng anyong hayop kahit sa katirikan ng araw. Isang hiyas na piling bangkilan lamang ang pwedeng magtangan. Ang hiyas kasi ng mga bangkilan ay naglalaman rin ng isang ilusyon na kapangyarihan para magmukhang demonyo ang isang aswang. Magkagayon pa man, noong matapos ang pag-uusap ng lolo ko at ng kaibigan nito, ay hinayaan itong makisilong ni Lolo Fred sa aming poder. Sa bawat araw na dumadaan, habang inoobserbahan ko ang mga kilos at galaw ni Mang Joaquin, ay wala naman akong nakikitang kakaiba rito. Isa pa, normal naman ang mga naging kilos at galaw nito sa aming pamamahay. Iyon bang kung ano ang kinakain namin sa hapagkainan, ay siya rin kinakain ito ng walang selang at arte sa katawan. May mga araw na dumaan rin na nakatingin lang ito sa isang direksyon, lalo na kapag tumatalikod ang araw sa kalupaan. Natila ba nakikiramdam ito sa paligid ng aming baryo? At ang isa pang napansin ko kay Mang Joaquin
Ang estilo nitong biglang naglalaho sa dilim. Nalabis kong ipinagtataka lalo na't napupunta iyon sa ibang lugar ng aming bakuran. Hindi mang kapanipaniwala. Pero nangyari at nasasaksihan ko ang mga abilidad ni Mang Joaquin. Ngunit ayon sa Lolo Fred, masanay na raw ako sa kilos at galaw ng kanyang kaibigan. Dahil sensitibo raw talaga ang pakiramdam ng mga bangkilan. Hindi naglaon kalakbay. May isang aswang ang dumalo sa aming pamamahay. Habang bilog ang buwan at nararamdaman ito ni Lolo Fred at ng kanyang kaibigan. Kung kaya namang kagad kumilos sa mga ito para itaboy ang mga aswang na iyon. Subalit pagsilip ko sa siwang ng aming bintana, ay namataan ko ang tatlong kalalakihan na nakita ko sa parang noong nakaraang araw. Sa puntong iyon ay narinig kong nakikipagtalo si Mang Joaquin at ang lolo ko sa mga taong iyon na hindi ko namang kakilala. Isa pa batid kong hindi iyon residente sa aming baryo at ang posibleng pakay ng mga iyon ay ang kaibigan ni Lolo. Ang akala mo siguro Joaquin ay lulubayan ka na namin. Pero huwag mong kakalimutan na may kakayahan tayong mga aswang na wala sa mga tao. Mariing sambit ng isang aswang. Hanga naman ako sa iyong matandang albularyo. Mantakin mong may nakisilong na aswang sa inyong pamamahay at tinanggap ninyo na walang pag-aalinlangan. Pagkundina ng aswang sa Lolo Fred. Hindi kita kilala, Ginoo, at hindi ko alam kung ano ang pakay mo sa kaibigan ko. Pero pamamahay ko ito at ako ang magdedesisyon kung sino ang pwedeng makasilong at kung sino ang hindi pwede. Giit na paliwanag ni Lolo Fred. Umalis na kayo, Tiago. At isama mo na ang iyong mga alipores. Huwag na kayong manggulo sa baryong ito kung ayaw ninyong magkandaleche-leche ang buhay ninyo. Bantang paliwanag ni Mang Joaquin. Dahil sa aking mga nasilayan at narinig, dito ko lang napagtanto na ang nakisilong sa amin ay hindi ordinaryong aswang. Base sa nakita kong panlilisik ng mga mata ni Mang Joaquin, batid kong hindi ito nagbibiro sa kanyang sambit. Pero bago patuluyang mapansin ng aming mga kababaryo ang pakikipagtalo nila Lolo sa taong iyon, ay kaagad naman itong tumalikod papalayo sa aming pamamahay. Ngunit bago tuluyang makalayo ang mga ito, ay nag-iwan pa ng isang babalaang nilalang na nakausap ni Mang Joaquin. Ito ang tandaan mo, Joaquin. Kapag hindi ko nakuha ang pakay ko sa iyo, ay idadamay ko ang mga taong naninirahan rito sa baryong sinisilungan mo. Mariing banta ni Mang Tiago. Kinabukasan pagsilay ng panibagong umaga, ay nanatili lamang na walang imik si Mang Joaquin. At laking gulat ko nang may ipakita ito kay Lolo Fred na isang batong hiyas na kulay pula. At ayon rito, iyon raw ang hinahangad ng nilalang na pumunta sa aming bakurang kagabi. Ang sagradong hiyas ng mga bangkilan na ngayon ay ipinagkakatiwala ni Mang Joaquin sa Lolo Fred. Dahil alam nitong mas ligtas ang hiyas na iyon sa kamay ng isang dibinong albularyo gaya ng lolo ko. At kung hindi nyo na itatanong, ang dibinong albularyo ay maraming abilidad na wala ang ordinaryong manggagamot. Sa katunayan, kayang pagalingin ng isang dibino ang mga aswang, mambabarang at mangkukulam upang bigyan ito ng normal na pamumuhay gaya ng mga ordinaryong tao. Subalit sa aspeto ng labanan, kahit ang malakas sa pinakamalakas pang aswang o demonyo ay kayang paslangin ng isang dibino gamit lang ang buhay na salita ng mga maharlikang engkanto. Bibihira man itong gamitin ng lolo ko, pero napaka-epektibo ng usal na ito sa pagpaslang ng mga aswang at demonyo. Kung kaya naman sa paglipas pa ng mga araw ay nagpatuloy lang kami sa buhay ng asawa at anak ko. Ayon naman kay Mang Joaquin, wala raw akong dapat ikabahala sa seguridad ng aking pamilya. Ipinangako rin sa akin ni Mang Joaquin na walang sino mang aswang ang makakapanakit sa akin at sa pamilya ko. Ayon rin kay Lolo Fred, mamamatay raw muna siya bago mangyari ang mga iniisip ko at handa raw siyang isugal ang kanyang buhay para sa aming kapakanan. Sa puntong iyon, bahagya naman na panatag ang aking kalooban sa sinabi ng magkaibigan. Hanggang sa panakanaka na rin
na may nababalita ang pagsalakay ng aswang sa mga Karatig Baryo. Kung kaya naman napakunot ang noo ng lolo ko at ayon rito walang dudang pangkat iyon ni Mang Tiago. Fred, nagkamali yata ako nang makasilong ako sa inyong baryo. Pati yung mga kababaryo mo nalalagay na sa alanganing sitwasyon dahil sa iniingatan kong hiyas. Mariing sambit ni Mang Joaquin. Huwag mong alalahanin iyon, Joaquin. Hindi mo kasalanan ang mga nangyayaring kaguluhan sa aming baryo maging sa mga Karatig nito. Sadya lang maraming demonyo nagkalat sa aming lalawigan. Isa pa ay talaga lang halang ang bituka ng mga aswang na iyon at wala silang pinipiling salakayin. Pero ito ang tandaan mo, kaibigan. Sa pagbabalik ng mga demonyong kalahi mo, ako na mismo ang papaslang sa mga iyon. Magtiwala ka lang sa akin. Tutulungan kitang magbagong buhay gaya ng mga aswang, mambabarang at mangkukulam na pinagaling ko na ngayon ay nasa maayos ng estado ng kanilang pamumuhay. Dahil kusan loob nilang isinuko sa akin ang kanilang kakayahan, magkakasunod na paliwanag ni Lolo Fred. Sa paglipas pa ng mga araw, ay nagpatuloy lang ako sa buhay na aking kinagisnan sa pagtatanim ng mga gulay at pinaunlad ko ang aming sakahan. Habang si Ellen naman ay ginagawa ang kanyang responsibilidad bilang ina sa aming dalawang anak. At kapag may pagkakataon, ay pautay-utay akong tinuturuan ng Lolo Fred sa pagiging dibino. Kung minsan nga may mga pagkakataon na nakikita kong nakaharap ito sa puno ng matayog na akasya sa loob mismo ng aming bakuran, na tila ba may kinakausap na nila lang na tanging siya lang ang nakakakita. Kung kaya naman kapag tinatanong ko yun, isa lang ang bukang bibig nito sa akin. Kundi kaibigan niya raw ang mga nilalang na naninirahan roon sa puno ng akasya. Subalit ang palaging sumasagi sa aking isipan ay ang mga engkantong kaibigan ni Lolo Fred na nagbibigay sa kanya ng mga kakaibang abilidad. Sa pagpapatuloy ng ganong senaryo ng buhay namin, ay nasasanay na rin si Ellen at ang mga anak namin sa ginagawa ng lolo ko at ni Mang Joaquin. Hindi gaya noong bagong dating sa aming pamahay si Mang Joaquin, na halos nahintakutan ng asawa at anak ko sa itsura ng kaibigan ni Lolo Fred. Bukod kasi sa taas nitong anim na talampakan at malahiganting boses na may mahabang buhok, aakalain mo talagang hindi iyon tao. Subalit ngayon lolo na rin ang tawag ng mga anak ko rito. Abelardo, apo, huwag mong gagalawin ang hiyas ng mga bangkilan. Kahit ano pa ang mangyari dahil maaari mo itong ikamatay kung ipapasok mo ito sa iyong sistema. Malakas ang tinataglay na enerhiya ng hiyas na ito kung makakapasok ito sa iyong katawan. At kapag hindi mo ito napaglabanan, maaari kang makapaslang ng mga inosenteng tao. Magkasunod na paliwanag ni Lolo Fred. Tumangon naman ako sa mga tinura nito bilang pagsang-ayon at inintindi ang mga bagay-bagay tungkol sa hiyas ng mga bangkilan. Subalit sa bawat araw na dumadaan, ay nagtuloy-tuloy ang pananalasa ng ibang aswang sa mga baryong kalapit namin. Isang indikasyon na ginagawa ni Mang Tiago ang kanyang mga pinagsasabi noong huli itong pumunta sa aming pamamahay na hindi naman nagustuhan ng lolo ko gayon din si Mang Joaquin. Kung kaya naman ang muli mag-usap ang mga ito, bahagyang humingi ng pabor ang kaibigan ni Lolo. Ayon rito, kapag bumalik raw ang pangkat ni Mang Tiago, gagamitin niya raw ang hiyas ng mga bangkilan. Iyon naman ay para sa huling pagkakataon lamang bago ito magsimula ng bagong buhay bilang ordinaryong tao. Wala namang pagtutol na narinig rito si Mang Joaquin at batid ni Lolo na gusto lang nitong makatulong. Isang araw noon kalakbay, habang wala sina Lolo at Mang Joaquin, ewan ko ba kung ano ang pumasok sa utak ko. Bigla ko na lang kasing hinagilap sa mga gamit ng Lolo Fred ang hiyas ng bangkilan. Habang pinagmamasdan ko ito, tila naaakit akong hawakan ito sa aking palad. Kung kaya naman ang dumampi ito sa aking mga kamay, ay biglang nagbago ang pakiramdam ko, lalo na noong tumingin ako sa salamin. Dahil sa pangyayaring iyon ay nag-iba ang refleksyon ko sa aming salamin. Dahil nanlilisik ang mga mata ko at tila tinutubuan ako ng mga sungay sa noo. Dahil sa mga nangyaring iyon,
ay kaagad kong binitiwan ang batong hiyas habang mabilis na pumipintig ang puso ko. Sa muli ko namang pag-arap sa salamin ay bumalik ang dati kong itsura, pero aaminin kong kinabahan ako ng mga oras na yon. Sa pagbabalik ng wisyo ko, nanatili lang akong walang imig hanggang sa magbalik si na lolo. Sa isip-isip ko pa nga, alam ko na kung bakit hinangad ni Mang Tiago ang nasabing hiyas. Marahil nais ng matandang iyon na pagharian ng isang baryo sa Antique sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya lang ayaw itong pahintulutan ni Mang Joaquin dahil kawawa ang mga inosenteng tao roon. Lumipas pa ang mga araw, ay ipinagpatuloy ko lang ang mga gawaing bukid na siyang pinagkukunan namin ng kabuhayan at pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Ngunit sa mga dumaang gabi, bigla namang bumalik ang pangkat ni Manchago upang isakatuparan ang ninanais ng mga ito. Maya-maya pa bigla kong nasilayan sa harapan ng aming pamamahay ang anim na kalalakihan habang nalilisik ang mga mata ng mga iyon. Tila nabasag rin ang ginagawa kong pagmumuni-muni ng gabing iyon, kung kaya naman sinabihan ako ni Lolo Fred na pumasok sa loob ng aming pamamahay. Ayon kina Mang Joaquin at Lolo Fred, kahit ano pa mang ingay ang marinig ko, ay huwag na huwag raw akong lalabas ng bahay, at sila na raw ang bahalang makipagkumbate sa mga nilalang na iyon. Bukod pa riyan, mas kailangan raw ako ni Ellen at ng dalawa kong anak. Abelardo, iyo, pumasok ka na sa loob ng bahay at bantayan mo ang iyong mag-iina. Tandaan mo, kahit ano ang iyong marinig, manatili ka lang sa tabi ng pamilya mo. Mariing paalala ni Mang Joaquin. Siya nga naman, apo, makinig ka sa manong Joaquin mo at kami na ang bahala sa mga demonyong ito. At sisiguraduhin ko sa iyo na bago sumilay ang bukang liwayway, wala na ang mga aswang na ito. Dagdag pang sambit ni Lolo Fred. Dahil sa mga kaganapang iyon ay bahagya akong isinara ang pintuan ng aming pamamahay at naghanap ako ng siwang. Halos dinig-dinig ko ang pagtatalo ng mga iyon, lalo na ang angil ng mga aswang. Tapos ay animoy parang mga asong nauulol ang mga demonyong iyon. Sa pagpapatuloy pa ng kanilang balitaktakan, ay narinig kong napapasigaw si na Lolo Fred at si Mang Joaquin. Talagang mapilit ka, Tiago. Bumalik ka pa rito para lang sa isang hiyas na minimithi mong demonyo ka. Kayong mga aswang, ano bang mapapala nyo kay Tiago kung sakaling mapasa kami niya ang hiyas ng mga bangkilan? Hindi ba ninyo alam na ginagamit lang kayo ng demonyong ito para sa kanyang pansariling kapakanan? At sinisigurado ko sa inyo na isasakripisyo lang kayo ng aswang na ito. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Joaquin. Sa puntong iyon, bigla namang tumahimik ang mga aswang na kani-kanina lang ay malakas na umaangil na parang mga nauulol. Habang ako naman ay patuloy na sinisipat sa siwang ng pinto ang mga susunod na kaganapan. At base sa aking nakikita kalakbay, nagkaroon ng agam-agam sa isip ng mga aswang na kasama ni Mang Tiago. Subalit nang magpumilit si Mang Tiago, tatlo sa mga kasama nito ang sumang-ayon sa matanda. Habang umatras naman ang tatlo pa na tila ba nagmamasid sa mga magaganap na sagupaan. Habang ang iba pang aswang ay walang patumangga sa pag-atake kina Lolo Fred at Mang Joaquin. Gamit lang ang tigal po na pamako, ay madaling sumubasob sa lupa ang tatlong aswang na nakaharap ni Lolo Fred. At ni isa sa mga iyon ay walang nakalapit sa lolo ko, habang sa kabilang dako naman ay nakita kong nilunok ni Mang Joaquin ang hiyas ng bangkilan. Sa isang iglap lang, naging malademonyong aswang ang itsura nito na may salasalabat na sungay sa paningin ni Mang Tiago. Halos nasaksihan pa ng tatlong aswang na hindi nakikiisa kay Mang Tiago ang wangis ni Manong Joaquin, kung kaya naman napatas sa mga iyon. Habang ang iba pang aswang na ginamitan ni Lolo Fred ng pamako ay nanatiling walang imig at hindi maigalaw ang mga katawan sa lupa. Itigil mo na ang kahibangan mong ito, Tiago. Hindi ka mananalo kay Joaquin. Maniwala ka sa akin at kung mahal mo ang buhay mo, magtiwala ka sa akin na kaya kong pagalingin ka. Pangako, Tiago, ibabalik ko ang normal ninyong pamumuhay bilang mga ordinaryong tao. At marami na akong pinagaling na aswang, kaya huwag mong hangarin ang isang bagay na maglalagay sa iyo sa peligro,
Isipin mo ang mga taong nagmamahal sa'yo. Magkasunod na paliwanag ni Lolo Fred. Hindi naglaon kalakbay. Bago pa mapaslang ni Mang Joaquin si Mang Tiago, ay nakita kong lumuhod ito sa harapan nila Lolo. Isang indikasyon na isinusuko na nito ang kanyang sarili sa lolo ko na labis namang hinangaan. Noong gabi ring iyon ay nagsagawa ng isang ritual si Lolo Fred sa loob ng aming bakuran. Ang lahat ng aswang nakasama ni Mang Tiago ay ginamot ng lolo ko na siya ko namang nasaksiyan sa tulong rin ng mga engkantong nananaan sa aming bakuran. Makalipas pa ang ilang minuto ay tuluyan ang gumaling ang mga aswang na iyon. At naibalik ng lolo ko ang wisyo ng mga ito bilang tao. Sa sumunod pang mga araw, mas tumaas ang kuryosidad ko maging dibinong albularyo gaya ng lolo ko. Nagpapasalamat naman ako dahil walang napahamak at namatay sa nangyaring sagupan nila Mang Tiago noong nakaraang gabi. Dahil naliwanagan ang isipan nito at nagtiwala sa kakayahan ng lolo ko bilang dibino. Magmula nga noon wala na rin ang banta ng mga aswang sa aming baryo. Subalit ang hiyas ng bangkilan ay isinuko rin ng Lolo Fred sa mga kaibigan nitong engkanto. Pero alam po ba ninyo sa paglipas ng panahon at sa magkasunod na taon pumanaw si Lolo Fred at Mang Joaquin dala ng kanilang katandaan? Kung kaya naman ako na rin ang humalili sa mga lihim na karunungan ng lolo ko na kanyang iniwan bilang dibinong albularyo. Na magpasanggang ngayon ay tinataglay ko pa rin sa aming baryo at walang sino mang aswang ang sumusubok sa aking kakayahan. Hanggang sa kasalukuyan hindi pa rin nawawala sa aking isipan ang nakisilong na aswang sa aming pamamahay na nagtanga ng isang pambihirang hiyas ng mga bangkila na aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat mga kalakbay.